So, good day sa lahat mga partners. For today's video, isa namang tips at gabay para sa ating mga aspirant applicant. At syempre, para doon sa nangangarap na makapasok dito sa ating guru, lalong-lalo na dito sa BJMP. Okay, dito sa video na ito mga kapartners ay meron naman po tayong pag-uusapan at syempre tanong na sasagutin kay galing sa tanong din ng ating isang kapartners. Okay, so ang kanyang katanungan mga kapartners ay ito. Basahin natin. So, ang kanyang katanungan mga kapartners ito ay, ilang months po ba sir ang training? Okay, so tinatanong niya rito kung ilang months no tumatagal ang training ng isang BJMP training. Okay. So meron siyang follow-up question at may lecture type din po ba na activity sa loob ng training center. Okay. So dalawang kanyang katanungan mga partners. Okay? So by the way, bago ang lahat, pasensya na mga partners at medyo natagalan yung ating tips at gabay no dahil gawa ng meron tayong tinapos sa ating trabaho at syempre hindi naman tayo full-time vlogger. Okay? So, meron na tayong tinapos na project sa loob ng jail facility natin. So, kaya wala tayong time para makapagawa ng video. Okay, so, syempre, huwag natin patagalin. Papasok muna yung pinaksin nating intro. Let's go! Ladies and gentlemen, good day sa inyong lahat mga partners, no? So, in this video mga partners ay panibagong topic at pag-uusapan na naman tayo galing sa tanong ng ating isang ka-partners. Okay? So, ang kanyang katanungan ay very interesting para ito sa mga newly applicant, sa mga nangangarap. At syempre, gustong malaman kung ano nga ba, kung ilan ang, gaano kahaba ang training ng isang BJMP training. Okay, sa video na ito ay sasagutin natin, no? So, by the way, recap tayo. Okay, so ulitin ko ulit, no? Ang katanungan ng ating isang ka-partners ay dalawa, no? So una, ilang months po ba o gaano kahaba ba ang training ng isang BJMP trainee? Okay? So ang pangalawang tanong niya ay may mga lecture type ba sa loob ng training center? Or ang kanyang sinasabi ay merong academics, no? So mag-aaral ba sa loob ng training center? Yan ang katanungan niya. So very interesting ito, no? At syempre, para maging aware din yung ating mga aspirant applicant, mga ka-partners natin na nakakapanood nitong videos na ito. Okay? Dagdag kaalaman din kahit kukunti na. Okay? So, unang katanungan na sasagutin natin ay ilang months nga ba tumatagal ang training ng isang BJMP trainee? Okay? So, based on my own experience mga ka-partners ay umabot kami ng 5 months. Okay? 5 months sa loob ng training. Kasama na rito yung OJT namin. Okay? And then, dito masasabi ko, sasagutin ko ang tanong niya, ang duration po no ng training ng isang BJMP trainee ay 5 to 6 months. Okay? So, para malinaw, minimum of 4 months, okay, into 5 to 6. Okay? So, sir, bakit mo pa, ang tanong pa kasi dyan, sir, bakit mo pa sinama ang 6 months? Okay? Yan ang magandang tanong mga partners. Okay? Sa loob ng training center mga partners ay hindi natin masasabi kung ano mangyayari sa loob ng training center. Okay? So, kaya minsan nang maabot, no? Minsan lang naman at ito ay hindi masyadong nangyayari, umaabot ng 6 months, no? So, sinasabi ko lang, no? Baka kasi sa time ng mga aspirant applicant natin na makapanood nito ay umabot sila ng 6 months. Sasabihin na si sir, sabi ni sir is 5 months lang, bakit umabot kami ng 6 months? Yeah. Okay. So, kaya kasi naman 6 months mga ka-partners, no? Ipalagay na natin, no? Sa loob ng training center, kadalasan nangyayari ay nagkakaroon ng adjustment. Okay, adjustment of schedule, adjustment ng mga activities natin. So, ano-ano ang mga reason? Okay, ang mga reason nito mga ka-partners is availability ng schedule ng bawat instructor. Okay, so by the way, sa instructor, meron po tayong mga instructor sa loob ng training center. At meron din po tayong instructor na ini-invite sa labas. Okay, para magturo sa loob ng training center. Okay? So, kadalasan, syempre, kapag nag-invite tayo ng instructor o AI no, sa labas para magturo is, kailangan syempre yung availability niya. Okay? So, availability o schedule nung in-invite natin is medyo malayo pa.
Okay, malayo pa. So kaya nag-adjust tayo. Adjust muna tayo ng time, okay, o panahon para syempre yung time ng ating in-invite na AI o instructor is pasok doon sa time niya. Yan mga partners. At syempre, isa pa rito mga partners is yung activity sa loob. Kadalasan, hindi mayroon mga activities na sumasabay din yung other activities. Kaya minsan, minumove na lang para, syempre, hindi magkasabay-sabay yung activity sa loob ng training center. Okay? Is yung availability ng place, syempre. Sa loob ng training center, mga ka-partners, ay marami rin gumagamit. No? For example, dito is yung firing range. Okay, mga ka-partners. Sa firing range, hindi lang po BGMP yung gumagamit ng firing range. Meron din po dito fire. Minsan, nagkakaroon din po sila ng firing, no? And syempre, PNP. Yan. So, yung firing range, no? Availability rin. Kadalasan sa pag-request natin, minsan may gumagamit, kaya na-adjust, na-move yung ating activities, no? Kaya minsan nangyayari, no? Minsan lang naman na sinasabi ko umabot ng 6 months, no? Baka lang naman umabot ng 6 months kayo. Gawa ng, yun ang dahilan kung bakit minsan umabot ng 6 months. Okay? And share ko lang din, no? Kaya ito, nakaraan siguro itong pandemic, no? Umabot sila ng 5 and 6 months gawa na pandemic, no? So, yung sinasabi ko kanina, yung mga movement na activities is namumove, no? Hindi nagbabago-bago yung mga schedule. Yan. Kaya yan ang isa sa dahilan. Kaya minsan umabot ng 6 months. Pero, ang in-acquired ko sa inyo ay minimum of 4, maximum of 5 lang yan. Okay? So, kaya ako sinabi yung, sinama yung 6 months, baka lang naman, no? Ganun ang mangyayari, nagkakaroon ng move ang activities at syempre yung mga availability ng ating mga instructor. Ayan po. So, sa kapartners ko dyan, naway nasagot ko ang isang katanungan mo. Okay? And sa mga curious, kung sa mga gusto malaman kung gaano katagal yung training sa BGMP, ito na yun, no? Para sa inyo ito. Okay? So, by the way, itong pangalawang tanong niya, may lecture ba sa loob ng training center? Yan ang katanungan ng pangalawang katanungan ng ating isang kapartners. Ang sagot ko dyan, yes. No? So, para malinaw, ang sinasabi niyang lecture o lecture type is academics or mag-aaral. Ayan. Siyempre, sa loob ng training center, mga kapartners, ay mag-aaral ulit kayo doon. Okay. Ang tanong, sir, ano ang pag-aaralan ninyo sa loob? Okay. So, disclaimer, at siyempre, unahan ko na, no, advanced dito, magiging advantages ng mga criminologist, no? Itong mga lecture type na sinasabi ni ka-partners natin na academics, yan, o pag-aaralan natin. So, ano-ano yung mga pag-aaralan ninyo? Okay. So, by the way, no? Sa loob ng training center ay dalawa, no? Tatlo na. Sasama ko na tatlo. Okay? ACAD, non-ACAD, at syempre yung ating OJT. Ayan. Okay. So, sa non-ACAD, mga ka-partners, unahin ko na yung non-ACAD, non-academics. Okay? Yung non-academics natin, mga partners, ito yung mga physical activities natin sa labas. Ano-ano yung mga physical activities, mga ka-partners? Unahin ko na dito yung self-defense. Okay, pagdating sa self-defense, ano yun? Siyempre, unarmed, pasok yan. Unarmed, karate, taekwondo, muay thai, aramis, tsako, lahat yan pag-aaralan ninyo sa loob ng training center. Ayan. So, dito, ibaba ko lang kanina sa katanungan ng ka-partners natin yung availability. Availability ng ating AI. Minsan, yung mga expertise natin dyan pagdating sa martial arts ay nag-i-invite tayo para magturo. Sharing of knowledge yan eh. Pero meron talaga tayong AI na BGMP na talagang nagturo din ng martial arts or self-defense. So, syempre, para mabago, magkaroon ng other technique, syempre nag-invite tayo ng mga instructors sa labas. Ayan. So, back to topic tayo mga partners. So, yun. Sa non-ACAD, yun. Dalawa kay sa non-ACAD, yung physical activities natin, yun yung mga unarmed. Diba? Sinabi ko na kanina. Yan. Yan yung activities na ginagawa pa natin. So, sa ACAD, ito yung kaibahan niya. Sa ACAD naman is more on pag-aaral naman dito. May mga subjects tayo rito. Okay? So, sabi ko kanina, advantage dito yung mga criminologists natin. Gawa na pag-aaral natin sa loob mga subject dito is mga laws. Okay? Book 1, book 2, pasok lahat yan sa revised penal code yung tinuturo sa loob ng training center. At syempre, yung mga rules and regulations, policies ng BGMP or BGMP manual. Kung ano yung mga nakapaloob sa BGMP manual, yun yung pag-aaralan natin. At syempre, regarding yan, more on sa
PA sa PITAN. Ayan. At syempre yung karapatan ng ating mga PDLs, persons deprived of liberties. At syempre, yung karapatan din natin bilang isang uniformado. Ayan, yun yung mga pag-aaralan sa loob. Okay? At syempre, may exam din yan. May quiz. Merong final exam. So, ang tanong, sir, may bumabagsak po ba sa academics? Ang sagot ko dyan ay, wala. Bakit kamo? Kasi, once na pumasok kayo sa training center, mga kapartners, ay, mahasa na po kayo dyan. Okay? Mahasa na po kayo. Madadagdagan yung inyong galing. Siyempre, mahasa yung inyong mga skills, talent. At siyempre, yung mga kaalaman natin, mahasa yung madadagdagan yan. Kaya, pag nasa loob kayo ng training center, ay magiging malawak na inyong kaalaman, no? Hihasain tayo doon. Kaya, wala bumabagsak sa exam dahil doon pa lang, no? Pag-aaralan nyo ulit, pag-aaralan nyo, siyempre, katuwang na inyong mga classmates, no, nagtutulungan kayo sa loob, ay makakapasa kayo sa exam. At siyempre, lahat po tayo ay professional. Sabi nga natin nung tayo nag-a-apply is past learner tayo. Ayan. Okay? So, walang bumabagsak dyan dahil lahat tayo ay magsisipag talaga sa loob ng training center. Okay? Siyempre, para sa pangarap. Okay? So, walang bumabagsak dyan dahil lahat yan na pag-aaralan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Okay? Kahit ako man, no, hindi ko man lahat masyadong alam, pero naipasa natin yung exam. Okay? So, sir, ang tanong, paano nga ba bumabagsak ang isang BGMP trainee sa loob ng training center? Okay? O matatanggal siya sa loob ng training center? Okay? Mabagsak lamang siya o matatanggal lamang siya o ibabalik sa mother unit niya o pagiging BGMP trainee niya. Okay? Kapag ka gumawa kayo ng kalokohan sa loob. Ano yun? For example, nakipag-away kayo sa kapwa ninyo, kabatsmate ninyo o kapwa ninyo BGMP trainee. Ayan. And then, may nangyari tapos kayo ay nagsinungaling tapos napatunayan na dishonesty kayo. Ayan. So, yan yung mga cause o mga dahilan kung bakit patatanggal, bumabagsak ang isang BGMP trainee. Okay, so, sir, ang tanong, paano nga pala pag naibalik sa mother unit, na-involve ka doon sa away ng iyong batchmate, tapos patunayan, no? Involve ka nga, binalik kayo ulit doon sa mother unit ninyo. So, may posibilidad pa rin po ba, sir, na makapag-training ka? Ang sagot ko po dyan ay yes. Okay, antayin lang ulit ng mother unit ninyo kung kailan ulit yung jump off, okay, ng next batch. Sasama ka ulit doon. At syempre, dahil may record ka na, kailangan mo nang maging maingat sa iyong mga gagawin kapag ka pumalik ulit ng training center. Okay? So, ano pa ba? Regarding sa batas, BGMP manual, okay? So, dito, tinuturo rin dito yung mga situational. Okay, situational na nangyayari sa loob ng jails. Yan yung mga exam natin dyan. Okay, so sa reverse penal code, umiikot yung ating pag-aaralan dito. Siyempre, sa correctional. Yan. Yan yung mga pag-aaralan natin sa loob ng training center. Okay, sa mga history ng BGMP, yan. Kung kailan nagsimula, ayan. So, yan yung mga pag-aaralan sa loob ng training center. Okay, at siyempre, sasama ko na rito yung OJT natin. So, ang tanong, baka, sir, gaano katagal ang OJT? So, sa OJT, tumatagal ng 2 weeks. Okay, 2 weeks kayong ibababa sa Real Macoy or sa field or sa jail. Yan. So, obserbahan nyo lahat nangyayari doon, mga trabaho. So, gagawa rin kayo ng defense book doon. Okay? Yun, isa-isa ang pasok sa academics yan. Okay, pag-aaralan ninyo kung ano yung mga nangyayari sa field o sa loob ng PITAN. Okay, para syempre, bago kayo mag-graduate, meron na kayong idea yung mga trabaho ng isang jail officer sa loob ng PITAN. Yan mga kapartners. Okay? So, yun. I-shoutout ko muna si kapartners natin na nagtanong. Okay? Ano nga ba yung pangito to? Ang kanyang pangalan is Lauren Steve Lopez. Ayan, yung kanyang shoutout sa iyo kapartners. Ulitin ko, Lauren Steve Lopez. So, shoutout sa iyo. Salamat sa iyong katanungan. At meron na naman tayong topic na napag-usapan dito. At syempre, tanong mo na nasagot natin. At syempre, para doon sa mga curious din niya naman, no, kung ilang months nga ba ang training ng isang BGMP. Okay, baka magtatanong kayo, sir, bakit sa PNP is standard 6 months to 1 year? So, sabi ko nga mga partners, iba-iba ang proseso kay ng bawat bureaus. Sa badagdag ko pa mga partners ay, syempre yung availability ng schedule ng inyong graduation, no? Sabi ko nga, hanggat hindi pa natatapos yung mga activities ninyo, syempre namumove,
yung inyong graduation. Okay, mga ka-partners. So, ang tanong pa, sir, gano'ng katagal bago kayo ma-recognize sa loob ng training center? Okay, ano? Isang makagandang katanungan. Okay. So, minsan, minimum 45 days. No, yan ang kagandahan sa BGMP. So, 45 days, minsan, kung babasin natin sa month, is mahigit 1 month. Pero umabot ng 2 months yan bago kayong ma-recognize as, okay, trainee. Ayan. Maganda kasi, anong pinagkaiba siya ng unrecognized sa recognized? Ano yung mga benepisyo? Okay. Sa unrecognized kayo, no, wala kayong karapatan. Lahat yan. No. So, simula sa pagkain, sa paglakad, lahat. No. Talagang rigid ang training dyan. Rigid. Grabe ang training dyan pag unrecognized kayo. Pagka may recognize na kayo, yan. Medyo may mga pribilehyo nang ibibigay sa inyo, mga ka-partners. Yan ang inantay natin, mga pribilehyo. Dito sa BJ, sa unrecognized kayo, is wala pa talaga. No, talagang rigid ang training dyan. Pagdating na na-recognize na kayo, may mga pribilehyo yung ibibigay sa inyo. Okay, tulad ng pribilehyo yung once a week, paggagamitin kayo ng phone, yan, para makatawag sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan, makapag-order sa labas ng mga makakain. Kasi nung unrecognized kayo, talagang kung anong pagkain sa training center yun lang matitikman nyo. Kaya lahat ng pagkain nyo na sibilyan kayo, mamimiss nyo yun. No? Kaya pag na-recognize na kayo, ibibigay nila sa inyo yung privilege na matikman ninyo yun. Okay? So, kunting privilege lang naman. Okay. So, mga partners, okay, hanggang dito na lang muna. At syempre, no, sa mga hindi ko nabanggit na nais din yung malaman na marinig sa akin dito ay hindi nyo narinig, feel free to comment below, mga ka-partners. No? Sasagutin ko yan abot sa aking kakayahan, abot sa aking experience, abot ng aking nare-research. Ayan, mga ka-partners. No? So, kung meron kayo naantay na gusto nyo malaman ay hindi ko nasabi rito, feel free to comment below. Agad-agad ko naman yan sasagutin. Sinasagot ko yan, nire-replyin ko yung mga comment. Okay? Okay, so hanggang dito na, mga ka-partners, lagi kong sinasabi sa inyo na sa mga aspiring applicant natin, no, be a professional bilang isang aplikante. At syempre, buwang loob always bilang isang aplikante. Okay, maniwala sa sarili at syempre, maging mabuting kapwa sa tao. At syempre, maniwala sa itaas. Okay, mga partners, so hanggang dito na lang, lagi kong sinasabi. Saludo.